Merong message kasi si Dr. Erly Anjeta sa atin tungkol ito kay Ma'am Doña Remedios Antonio, ang nanay ni Idol Francis Leo Marcos. Ito yung nakasad dito sa message niya. Special request. Dalawa po kaming, open and close parenthesis, Dr. Erly Anchieta, tumulong ni Auntie Doña Remy, FLM's mother. Sagot, totoo po na nakiusap ako kay Auntie Doña Remy. Pagbalik ni Auntie Imelda sa Pilipinas, galing Hawaii, ako po ang unang pinatawag niya sa KBL headquarters para ma-entertain at ma-interview ko siya. Nakiusap po sa akin si Auntie Imelda na suportahan ko ang kandidasi niya as president. Nakiusap din po siya na suportahan ko si Kuya Bongbong para maging governor sa Ilocos. Paano po siyang mananalo kung mayroon lang siyang 60,000 pesos? Bilang pamilya ay tinulungan ko po sila. Nakapagbigay po ako ng pera kay Auntie Imelda para sa campaign ni Kuya Bongbong na galing sa sarili kong bulsa. Hindi ko na po sasabihin kung magkano ang ibinigay kong pera. Bukod po doon, nakiusap po ako kay Auntie Doña Remy, mother ni FLM, na magbigay ng 500,000 pesos para sa campaign material ni Kuya Bonget. Nanalo po si Kuya Bongbong sa pagkagobernador at gumanda ang takbo ng Ilocos. Ako po ang nag-post ng privilege communication out sa topic si FLM. Sobrang yaman ni Auntie Doña Remy, noble, wealthy and famous family. It's been Doña Remy and I, Dr. Erly Anchieta, out si FLM. Nangyari yan noong 1997. 17 to 18 years old pa lang si FLM. Wala pa siyang malay sa paligid. Si Francis ay pinsan ko na at parang anak ko pa. Malaki ang tanda ko sa kanya. Alam po ng buong mundo na nawalan ng pera ang Pers family dahil na frozen ng PCGG ang bank account nila. Ayun naman po mga kaibigan. At nasa inyo na yan po kung kayo'y maniniwala. Hello ulit sa lahat. Ayan, ito muli ang inyong Ice Freedom USA. Good morning sa inyo lahat dyan. Wala akong update pero pwede natin pag-usapan o pwede natin tignan ang iba pa side ng mga taong nakakakilala kay Idol FLM para makakuha tayo ng mga ideas. Itong si Dr. Erly Anchieta, ang kaisa-isa niyang kamag-anak at pakilala bilang isa niyang pinsan, at talagang inamin nito na pinsan niya si Idol Francis Leo Marcos. Ako po si Dr. Erlinda Anchieta, na anak po ni Eugenio Anchieta. Siya po ay galing sa angkan ng mga Luna, Rubio, Marcos clan. Ako po ay narito at umaasang kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay nananawagan, lalo-lalo na po
kay Auntie Imelda. Hello, Auntie Imelda. How are you? Sana po ay natatandaan pa niyo ko. Ako po ang una niyong pinatawag noong 1992. Nagaling kayo sa Hawaii. Doon po sa KBL headquarters ng Novaliches. Kayo po ay nanghingi ng tulong sa akin para sa inyong campaign at sa kampanya po din natulungan si Kuya Bongbong. Ginawa ko naman po ang aking lahat na aking makakaya na makatulong ako sa inyo. At si Kuya Bongbong nga po ay nanalo as governor. Ang kasama ko pong tumulong ay ang mother ni Francis na si Auntie Remy. So narinig natin guys na ang kasama niya na tumulong sa pangangampanya para sa kandidatura ni BBM ay ang mother ni Idol Francis Leo Marcos. Ang kasama ko pong tumulong ay ang mother ni Francis na si Auntie Remy. Ang kasama ko pong tumulong ay ang mother ni Francis na si Auntie Remy. Kung i-analyze natin ang mga sinasabi ni Doktora, ay masasabi natin na isa siya sa pinakamalaking susi upang matuntun natin ang tunay na pagkatao ni Francis Leo Marcos. Ang kasama ko pong tumulong ay ang mother ni Francis na si Auntie Remy. Salamat naman po at maganda ang kinalabasan ng Ilocos. At ako rin po naman ay bumabati kay Kuya Bongbong sa ating Vice President Bongbong Marcos. Malaki din po ang paggalang ko sa inyo. Hello, Ate Amy. Ate Senator Amy Marcos, mataas din po ang paggalang ko sa inyo. Sa mga naririnig ko, na usap-usapan, palagay ko ay hindi na kayo kailangang abalahin pa ng mga tao para itanong ang tungkol sa pagkatao ng pinsang ko. Ang nararapat na tanungin dyan ay yung pamilya ni Uncle Dr. Pacifico Marcos na si Ate Perlita at Ate Pinky. Dapat po sila. Ako ay nananawagan din sa mga naninira na please, pwede bang itigil na nyo? Itigil na ang paninira sa isang noble, wealthy, and famous person. Itigil na ang paninira sa isang noble, wealthy, and famous person. Ayan guys, yung unang sinabi niya ay kakilala niya talaga ang mother mismo ni Idol FLM dahil kasama niya ito sa pangangampanya noong kumakandidato pa si BBM. So dito naman binanggit niya ulit na ang magulang o ang nanay ni Idol FLM ay isang noble, wealthy, and famous. Itigil na ang paninira sa isang noble, wealthy, and famous person, ang pinsang kong si Francis. Alam po niyo, sinasabi ko sa inyo ito para sa ikabubuti ng ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. At sabi nga po ni Uncle President Marcos, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Dapat po natin gawin yan. So, umaasa po ako na matitigil na ang paninira. Maraming salamat po. So, sisilipin natin ang timeline
ang Facebook timeline ni Doktora Early Ancheta para makilala natin siya ng lubos. Ang Facebook timeline niya kasi ay pinapatunayan niya talaga na siya ay certified na tao na kilala niya si Francis Leo Marcos. So nagtataka lang din ako guys, ano. Lahat kami mga FLM vlogger ay binabash. Kine-question, inaaway. Pero may isang tao kagaya ni Doktora Early Ancheta na kung titingnan mo ang kanyang Facebook ay nakasaad dito na talagang pinapatunayan niya na si FLM ay isang Marcos talaga, na isang tunay na tao, na isang noble, na isang wealthy, no? At hindi basta-basang kung sino-sino lang. So, eto, tingnan natin, silipin natin ang kanyang Facebook timeline. Ito ay sa pinsan niya na si Doktora Early Ancheta, inuulit ko. So, makikita niyo dito guys, ano, na sinishare niya talaga. 3 hours ago, sinare niya itong video na magkakasama, magkakaharap, si Naginang Imelda at si FLM. Alam na natin lahat yan, napanood na natin ang video. At kung hindi pa, ayan, maglalagay ako ng mga link mamaya dyan sa baba. Ganun na rin, ito yung video na, I mean, bumisita pala si Ginang Imelda sa Green Meadows, ayan. Okay. So, July 2019, ang nakalagay dito na date, guys. So, bubuksan natin yan mamaya. Continue muna natin. So, makikita nyo sa timeline niya, no? Hindi niya talaga ikinakaila na talagang kakilala niya itong si Idol FLM talaga. At dito naman sa banda rito, makikita nyo ang pictures. So, makikita nyo sa bandang My Heart, andyan si Doktora Early Ancheta. Andito naman sa harap si Ginang Imelda. I guess ito ay yung libing nung bunsong kapatid ni dating President Ferdinand Marcos na si Barbara. Ayan. So, buksan natin yung mga pictures. Ayan, dyan si Aimee. Tapos, katabi niya si Bongbong Marcos. Hindi naman yung as in katabi kasi alam niyo naman ang mga basher, no? Kikwestiyonin na naman nila. Ayan. Ayan. Halos dikit lang. Halos magkatabi lang sila. Parang ganan. Okay. So, dito naman, andyan ulit. Galakad, makita nyo sa bandang kaliwa si Doktora Early Ancheta. Ito naman guys ay pinapatunayan lang ano ni Doktora Early Ancheta na connected sila. Connected siya sa Marcos, sa pamilya ni Ginang Imelda Marcos. So dito, ala yan. Hindi siguro natin ano. So, Ancheta Luna family, my great-grandparents' house in Baduk, Ilocos Norte. Uncle President Marcos and Auntie First Lady Imelda Marcos, great-grandparents, Dr. Early Ancheta. Wow. So, yan na guys. Alam mo, naiintindihan ko kung bakit ipinost lahat ito ni Doktora Early. Kasi may mga basher guys na sinasabi nilang fake doktor siya, hindi siya totoong tao, etc., 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 etc. na ibinato sa kanya ng mga basher. Pero ito, makikita nyo guys na talagang itinatag niya kay Idol Francis Leo Marcos ang kanyang mga pictures. Ito si Marlon Ancheta. Romilly B. Ancheta. Okay. Ayan. Sampanya.
Okay, sa naintindihan, alam naman na natin yan, ano, itinanggi niya dito yung RA-9262, talaga namang napatunayan natin na acquitted siya doon sa kaso na yun, kasi nga tinawagan pa ni Ninyo Barsaga ang pulis na umaristo doon sa tao na may kasong RA-9262. Kaya naman, doon ay naniniwala ako. Okay, ako lang, naniniwala ako na na-acquit siya doon sa kaso na RA-9262. Kung yun nga yung, kung tumugma nga ano, na iisang kaso ang pinag-uusapan. Ayan, so, ito yung pagkahuli sa kanya, guys. Okay, ito naman yung, ano ba to? Kiss and hug, Marcos Barba family for 2 weeks. Cousin, Congressman Angelo Marcos Barba. Ito yung nagkita-kita siguro silang magpipinsan, ano? Ayan. Okay, not much. Dito guys, may kita nyo, ano? Dr. Erlinda Ancheta, my cousin Francis Leo Marcos and I, history since FLM was a baby. Politiko. Since FLM was a baby, we met again 2 years ago in the Philippines. I came back here in USA after Auntie Fortuna Marcos Barba burial and optical humanitarian mission in San Jose, San Luis, Pampanga. Ayan guys, parang pagkaintindi ko dito guys, ano, since FLM was a baby, parang binanggit niya na kilala niya talaga si ano, si Idol Francis kahit nung baby pa siya, at ito yung pangalan, next na pagkikita na nila. Ayan, ito si Idol, nakatalikod siya diyan, nakatalikod, and diyan sa bandang baba kung makita nyo, yan si Idol Francis. Okay, magbasa tayo ng comment. Hello, good day po. Kindly subscribe. Ayan, meron po siyang ano, meron po siyang YouTube channel. Kung di pa nyo alam guys, maglalagay din ako ng link mamaya dyan sa baba. And please, i-follow natin siya. Siya ang susi at pag-asa natin para, what's that, makita natin kung saan talaga yung link kung paano sila magpinsan ni Idol FLM. Ito may nagtanong dito. Ano ba yung tanong? Let me see. Mommy Early, cousin mo pala si Idol FLM. So, yun ang tanong, no? And, ang sagot niya is, yes, dear, uncle ko si President Ferdinand A. Marcos at auntie ko si First Lady Imelda R. Marcos. Parehong pinsan ni tatay. Masahin mo yung FB profile ko at FB post ko. Kumusta? God bless us and take care. Kumusta na lang sa inyong lahat. Ayan. Okay, try natin hanapin guys yung sinasabi ko sa iyo kanina na may nagtanong kung bakit hindi kilala ni na BBM si FLM. Sinagot niya ito ng wala talaga silang alam, walang alam talaga ang angka ng BBM tungkol kay FLM, pero ang makakasagot nun ay ang pamilya ni Dr. Pacifico Marcos. Yun ang ano, yun ang nililink niya talaga. So, tingnan natin kung mahanap pa natin. Makikita nyo guys, ano, hindi siya basta-basta. Hindi siya kagaya ng mga dinidescribe ng mga tao, mga galit kay FLM na peke siya, peke siyang doktor. Hindi. Kung titingnan nyo guys ang kanyang timeline, talagang makikilala nyo siya doon. Okay? So, ito. Day to remember. Ito yung mga pinakita ko. Ito yung tatay niya. Si Eugenio A. Ancheta. Ayan. So, makikita nyo guys. Magkasama dito sa foundation na to. Si... ang tatay niya. Si Eugenio A. Ancheta at saka si Idol Francis Leo Marcos. Magkasama sila sa optical mission na to.
Sorry. Ayan. Okay. Hindi ko talaga malubos maisip na kung ano ang nangyayari. Bakit ganun, ano? Daming issue na naglalabasan. Ano nga ba ang totoo? Pero kung titingnan mo talaga, no, itong timeline ni Dr. Early Ancheta, eh, hindi siya nagsisinungaling. Marami siyang katibayan, guys. Napakarami niyang katibayan. At hindi siya nahihiya na ipagtanggol talaga na pinsan nga niya itong si FLM. Ayan. Ito yung mga nangangampan niya siya nung lumalabang BP, si BBM, at governor, si ano. Ang sabi niya dito, okay, she asked me to help, okay, basahin ko sa taas, Dr. Erlinda L. Ancheta, 1992, government official, anti-First Lady Imelda Marcos, invited me to entertain and interview here at KBL headquarters. She asked me to help and support her for her campaign as president later, Kuya VP Bongbong Marcos as governor, and I did with FLM Ma'am. He won and Ilocos became a great place to stay. So dito guys, ano, sinabi niya na I did with FLM Ma'am. So ibig sabihin talaga, nung nangampan niya siya, pinangampan niya ang Marcos nung lumaban na election, ay kasama pa niya yung nanay talaga ni ano, ni FLM. So kilalang kilala talaga. Hindi mo maikakaila, no? Next. Ay, mga ribbons niya. Okay. In the Ancheta School din this. Melanie Marquez, Miss International 1979. I entertained her during our school foundation day. Glory to God. Ayan. Kilala nyo guys si ano, Melanie Marquez, right? Miss International 1979. Ayan. Alam niyo ba guys, kaya pinakita ito ni Dr. Early Ancheta? Kagaya nga ng sinabi ko, binash siya. Sinabihang fake ang kanyang pagiging doktora. Pero ito, mapapatunayan niyo guys, sa timeline niya, sa dami ng kanyang post ay talaga namang maniniwala ka. Bulag na lang talaga ang hindi maniwala. Ayan, bata pa siya dyan, no? Ito. Colgate Palmolive Philippines hired me as dental lecturer. Oh, so okay guys, oo. Oh, talagang malalim ang hugot na na. Talagang hindi mo masasabing fake siya. Hindi talaga siya fake. Kasi look at this one. I was a celebrity dentist. Madam Awing, I made her dentures and other celebrities with diamonds. She announced on TV. Ayan. Imagine mo, no? Pati pala si Madam Awing, siya ang gumawa. At may diamonds. Ayan, nilagyan niya ng diamonds daw. Ayan si Idol, no? Lahat inaano niya. Ito naman. Ito si Madam Auring. Ganda. Okay. So, ito guys, yung ano, yung hinahanap po na isa. Ngayon ko lang po nakita ang original na picture ni Uncle Dr. Pacifico Marcos na ibinigay sa akin ni Daddy Jerry Libina matagal na. Tingnan po nyo kamukha nung nakasabit sa bahay ni FLM noong 2018 ay umuwi si Daddy Jerry at Mami Tina from USA. Dating amo nila sa Malacanang si Dr. Pacifico Marcos at ang first family. Sa bahay ni Uncle Paking, Dr. Marcos, nakatira sila Daddy Jerry at Mami Tina sa Malacanang dahil si Daddy po ay electrical engineer at lieutenant Navy. Si Mami naman ay nurse. Dinalaw po ni Francis Leo Marcos sila Daddy at Mami sa bahay nila at ipinasyal ni FLM sa bahay niya. Si Kuya Nonong, Ate Perlita at Ate Pinky ay naalagaan din ni na Daddy Jerry noong bata pa.
Si FLM ay naging baby namin noong bata pa. So malinaw guys ano, na inalagaan nila si FLM noong bata pa ito. Uulitin ko guys ha, basahin natin ulit. Si Mami naman ay nurse, dinalaw po ni Francis Leo Marcos si Daddy at Mami sa bahay nila at ipinasyal ni FLM sa bahay niya. Si Kuya Nonong, Ate Perlita at Ate Pinky ay naalagaan din nila Daddy Jerry noong baby pa. Si FLM ay naging baby namin noong bata pa. So talagang guys, kahit itong bata pa sa FLM ay talagang inalagaan na ni na Doktora Early Ancheta. So napakalinaw guys, hindi impostor si Francis Leo Marcos. May isang tao na mula pa nung baby siya ay kilala na siya. Kaya naman, pag nasasaliksik itong mga to, lalong tumitibay yung paniniwala namin na kaming mga FLM vloggers na hindi namin iwan talaga si Idol FLM. So, nakikita nyo talaga guys ha, si FLM ay naging baby namin noong bata pa. Ayan. Yan ang sinabi niya. So, yun yung pictures. Okay, ang alam ko may picture din si Idol Francis na pinakita sa isa sa mga vlog niya na live niya at sinabi niya na siya yung baby na yon. Try kong hanapin at i-attach ko rin dito kung magtutog mga, ayan. Okay. Dr. Erlyn Ancheta, Marcos Ancheta family, picture in my father's house, both by Honorable Francis, superhero cousin, ayan. Etcetera, etcetera. Ibig sabihin yung bahay, si Idol Francis ang bumili. Parang yun ang sinasabi dito ni Doktora Early Ancheta, right? Family picture in my father's house, bought by Honorable Francis superhero cousin, Honorable Francis Leo Marcos. So talagang si Idol Francis ang bumili ng bahay, guys. Ano? Si Dr. Early Ancheta mismo ang nagsabi niyan. Hindi ako. Ay, nako. Isang katerbang basher na naman ito. Oh my God. Wala tayong magagawa. Alam nyo guys, pag history at talagang malalim, hindi mo kayang sirain, hindi mo talaga kayang gibain. Okay? Mapapatunayan at mapapatunayan ang tunay na katauhan ni Francis Leo Marcos. At darating tayo sa punto talaga na, basta, yun na yun, okay? Tsaka sa mga, ano dyan, mga basher dyan na ayaw sa akin, okay, makinig, umalis kayo. Okay? Hindi ko kayo pinipilit, kayo pilit ng pilit sa mga sarili nyo sa vlog ko. Ayun. So, magbasa lang tayo guys ng mga comments, kasi minsan meron talagang mga nababanggit ano na link sa pagkatao ni Idol Francis. Okay. Happy birthday po, wish you. Ay, da. Thank you. God bless it. Ikaw ang hinahanap ko. Magsasabi na hindi fake si Sir Francis Leo Marcos. Thank you, kabayan, sa request ko. Ayan. Madam Ate, si Francis hindi fake. Noon una pa lang pumutok sa FB ang name niya. Humanga ako like Apo Lakay, ganun. Ang nakita ko kay Sir FLM matulungin, makatao at makabayan. Since bata pa ako at ng family namin, solid Marcos kami. Tuwa ako nung akala ko panalo na si Vice President BBM, kaya lang dinaya nila. Ewan ko lang yan. Ganun pa man guys, sana medyo nakaano tayo, nagkaroon tayo ng idea kung sino talaga si FLM. Okay? So, yun lang naman ang mahalaga sa atin para tumibay pa yung yung mga paniniwala natin sa ating ipinaglalaban na darating at darating ng araw na makikilala natin siya ng lubos. Ayan lang guys, sa ngayon ang masasabi ko. Sana medyo na-light up tayo at
Kung gusto niyo makita ang Facebook ni Dr. Early Ancheta, kasi naka-public naman guys. Ano, naka-public ang kanyang Facebook, so pwede niyong tignan. Pag-public meaning gusto niyang makita ng buong mundo kung sino talaga siya at kung ano yung connection niya dito kay FLM. Yun lang guys, at mabuhay tayong lahat. At sa mga solid subscriber ko, sa mga solid FLM, thank you so much guys sa hindi nyo pag-iwan. At sa mga basher ko naman dyan, get out! Huwag kayo dyan manood. Kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo sa bosses ko, I don't care. Ingit lang yan. Okay, thank you again guys, and bye-bye everyone.